live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi kasali sa no vax, no ride ang lahat ng essential workers sa Metro Manila kahit pa hindi bakunado o hindi pa kompleto ang bakuna. Ayon sa DOLE at sa DOTR, ang kailangan lang yung makapagpakita ng isa sa tatlong ito, company ID o certificate of employment o kaya barangay health pass o certificate. Ganon din sa aming nakilalang si Dayan na napaiyak na sa pagod kahapon pati na sa ibang manggagawa. Tunghayan po natin ang mga detalye sa pagtutok na ito ni Oscar Oida. Kung kahapon nasa mahigit 50 ang nasita sa may Commonwealth Avenue bunsod ng no vax no ride policy, kaninang umaga, iilan na lang. Medyo mababa na po. Aware na po sila ngayon, sir. Dito po sa Commonwealth, sir, kasi dito po yung area namin, sir. May ilan nga, hindi pa man nasisita, sumusurrender na. Alang-alang sa libreng sakay, papunta sa vaccination site. Ang QC Task Force disiplina kasi, imbis na basta na lang pauwiin ang mga nasisitang di bakunado. Tinanong naman namin sila kung willing sila magpabaksin. Ang Office of the City Mayor, sir, nag-offer na i-assist namin sila. Kung gusto nila magpabaksin, i-assist namin sila dun sa Quezon City Memorial Circle. Ihatid namin sila doon. Gaya na lang ni Aling Wilma, nakahapon ay nasita na. Kusang sumurrender bit-bit naman ngayon ang kanyang anak. Ayaw kami bigyan sa barangay, kawala daw online. Di ba kami marunong mag-online? Sasakay na naman kami ito. Ayaw kami pasakay. Anong gagawin namin? Mabuti, nagpahuli na lang kami. Di nabaksin kami kahapon. Ano po kagandahan na nahuli kayo? Ay, akala ko ikulong ako. Opo. Yung pala dadahin doon. Thank you, Lord. Sa may EDSA carousel naman, mahigpit pa rin ang ginagawang pagbabantay. Chine-check ng maigi ang bawat sasakay kung may vaccination card at valid government ID. Pero kapansin-pansin, kumonti ang bilang ng mga pasahero. Nakapagod na ako, Diyos ko. Matatanda ang napaiyak pa dito kahapon ang pasaherong si Dayan matapos di pa sakayin pagkat nakakaisang dose pa lang siya ng bakuna kontra COVID-19. Nagpabaksin naman kami, hindi naman namin kasalanan na yung second dose namin February pa. December ako nagpa-first dose, ang Astra po kasi yung vaccine ko eh. Pero ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, exempted ang mga manggagawa sa no vax no ride policy. Exempted ang mga workers. Oh, they are exempted. So yung no vax no ride policy does not apply to them. Kaya nga na ako dun sa alin na nakita ko sa TV eh. Umiyak siya. Meron na siyang isang naka one dose na siya eh. Dapat yun, binakay na siya. Ganyan ang exemption sa nakasaad sa Memorandum Circular Number 2022-2305. Bukod sa mga may medical conditions, pwede rin ang mga hindi bakunado o kulang pa ang bakuna kung bibili ng essential goods. At para sa trabaho, basta may barangay health pass o kaya iprueba para suportahan at may katanggap-tanggap na dahilan para bumiyahe. Mahirap kasi yung magre-rely ka lang po dun sa salita, sasabihin lang nila sa'yo, pupunta ka dito, nagtatrabaho dito. Mm-hmm. Pero wala naman pong ma-present ang proof. Eh mababaliwala po yung ating polisiya. So lahat na lang yan, maaaring lumabas kapag ganun ka-lock yung ating enforcement. Dagdag pa ni DOTR ASEC Goddess Hope Libiran, exempted sa no vax no ride ang mga empleyado ng mga industriyang pinapayagan sa Alert Level 3 basta may company ID at Certificate of Employment. Ang mga nasa informal sectors naman, gaya naman nagtitinda sa palengke at driver, barangay health pass o certificate ang pwedeng ipakita. Mangiyak-ngiyak naman naming inabutan sa may entrada ng Manila North Port Terminal ang paserong si Maria Cristina, karga-karga ang anak. Kung tutuusin, fully vaccinated naman daw siya, pero hinahanapan pa raw sila ng RT-PCR. Kasi wala po kami swab test, nag-ano sila ng swab test, hindi naman pwede. Wala naman kami pampaswab test na pera, hindi lang kami pinapakit ng barko. Paglilinaw naman ng pamunuan ng North Harbor Port, wala itong kinalaman sa no vax no ride policy, kundi requirement umano ng LGU ng lugar na gustong puntahan ni na Maria Cristina.
Kaya nga daw matagal na nilang inaabisuhan ang mga biyahero na bago magsadya sa pantalan, siguraduhin bit-bit na ang mga nire-require na dokumento ng LGU ng kanilang destinasyon. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. 2.37 pa ang reproduction number sa Metro Manila. Ibig sabihin po niyan, ang isang may COVID, dalawang tao pa ang nahahawahan. Pero sa isang basketballan sa Maynila, tuloy ang laro kahit bawal ang kahit anong uri ng contact sports na wala sa bubble sa ilalim ng Alert Level 3. Yan ang tinutukan ni Mariz Umali. Ang videong ito ng mga kabataan naglalaro ng basketball kuha ng isang concerned citizen kamakailan sa Manila Engineering Compound sa A. Bonifacio. Hindi na nagpaunlak ng panayamang impormante para na rin daw sa kanyang seguridad. Pero labis daw siyang nababahala maging ang mga residente sa lugar dahil tuloy-tuloy raw ang paglalaro roon ng iba't ibang grupo kahit ipinagbabawal ng IATF ang contact sports gaya ng basketball sa ilalim ng Alert Level 3. Pinuntahan namin ang lugar para kumpirmahin ang tip. Naabutan namin ang mga lalaking ito naglalaro ng basketball sa lugar. Walang suot na face mask. Pagkatapos nila may ibang grupong pumalit. Sa pagkakataong ito may mga kasama pang mga bata. Ayon sa source, inaabot umano ng hanggang madaling araw kung minsan ang mga naglalaro at may bayad pa raw na 200 piso kada oras ang Arkila sa court. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Manila Engineering Office pero ayon sa kanila, ang kasalukuyang konsehal na si Darwin Sia ang namamahala raw sa lugar. Nang amin namang makausap ang konsehal, humingi siya ng paumanhin. Mali kasi mayroong IATF na rules tayo na dapat bawal. Ang pagkakamali ko lang din po, ako po'y natutok sa pagtulong sa vaccination. Hindi ko nakita na monitor itong aking lugar. Mali po talaga yun, mali po talaga. Pero agad pinabulaanan ni Konsehal Sia na may rentang 200 piso kada oras para sa court. Paradahan din daw kasi nangaabot sa 400 e-trike driver ang compound, kaya roon na sila nagsisitambay pag walang pasada. At ang mga batang naglalaro ay mga anak din daw ng mga tsuper. Marites lang yun, chismis lang kasi kung mayroon, dapat may pinakita silang ebidensya na nagbayad sila. Kasi marami pwede ikuwento eh. Yung karamihan po kasi naglalaro dito, o yung mga naglalaro, yun po yung mga e-trike driver na kapag po sila ay nag-charge at nagpapahinga, nagkapapawi sila. Ayon sa DILG, bawal ang anumang contact sports sa ilalim ng Alert Level 3. Maliban na lang kung pinahintulutan ng Games and Amusement Board at Philippine Sports Commission ang bubble setup ng mga manlalaro. Dapat din ay may pahintulot ng lokal na pamahalaan kung saan ginaganap ang mga palaro. Sabi pa ni Konsehal Sia, handa naman daw siyang harapin ang parusa sakaling patawan ng lokal na pamahalaan. Pangako niya sa mga kinauukulan, nagreklamong mga residente at iba pang concerned citizen. Siguradong di na mauulit yan kasi patanggal ko yung court. Pag wala na pong pandemya at pwede nang binigyan ng IATF rules na pwede na sila maglaro, pwede naman po ibalik. Pasensya na po kayo, hindi ho talaga mauulit yan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong gabi, kabila ang naghahanap ng vaccination card, muling nagpaalala sa publiko ang DILG na huwag maniwala sa mga kumakalat na vaccination exemption card. Bukod dyan, mas pinaigting din ang operasyon laban sa mga namemeke ng bakuna card. Yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Police asset ang nagpanggap na buyer. Ang kanyang katransaksyon, isa nagbebenta umuno ng mga peking COVID-19 vaccination card at certificate. Nang magkabayar na at maiabot ang mga peking dokumento, mabilis na dinampot ang babaeng suspect na mga tauhan ng Dasbariña City Police Station. Pag-amin ng suspect na si Julieta Mabion, may contact daw siya sa Maynila at ito ang pinagkukunan niya ng mga peking vaccination card. Matagal ka na nagbebenta ng ganyan. Actually, first time ko po yan, tinulungan ko lang si para makakuha ng vaccine card. Naawa lang po ako sa kanya. Ikinasa ang trap and operation kagabi dahil sa sumbong ng isang impormante na lantaran umano ang pagbibenta ni Mabion ng mga peking vaccination card at certificate sa barangay Salawag sa Dasbariña City, Cavite. Ngayong araw, nakatakdang i-inquest ang suspect. Ang ipapay namin sa kanya, so yung falsification of official document. Mm-hmm. Tapos yung violation of Republic Act 11332.
of mandatory reporting of notificable diseases law. Binalaan naman ng Department of Interior and Local Government ang publiko na huwag maniwala sa kumakalat na COVID-19 vaccination exemption card na pwedeng gamitin ng mga hindi bakunado para sila ay makalabas. Wala tayong ini-issue ganon. It is not issued, recognized, or authorized by government. Wala tayong exemption card na ini-issue. Isang malaking kalokohan daw ang vaccination exemption card, sabi ng DILG. Dahil ang hangad talaga ng gobyerno ay mabakunahan ang lahat kontra COVID-19. Sa report na nakarating sa DILG, nagsimulang kumalat sa mga Facebook groups at group chats sa Region 11 at Region 12 ang tungkol sa vaccination exemption card. Hihingi ng tulong ang DILG sa NBI at PNP para malaman kung sino may pakana ng ganitong maling impormasyon. Yan yung nakakalungkot dito at nakakadismaya sa mga ganitong klaseng modus na nagpapakalat ng mga faking vaccination exemption card. Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Panawagan ng mga otoridad maging mapanuri dahil talamak na rin ang bentahan ng mga peking gamot. Sa magkasunod na operasyon sa Caloocan at Quezon City, kaung-kaung peking paracetamol ang nakumpiska na aabot sa mahigit 100,000 piso. Nakatutok si Maki Pulido. Nagsimula ang imbestigasyon ng Caloocan Police sa reklamo ni Jeremy Florida. Sa halip na humupa ang lagnat, nagka-rashes si Jeremy at namantal ang halos buong katawan matapos uminom ng paracetamol. Nabili niya raw ito sa nakamotorsiklong nakaparada sa tapat ng isang butika sa Caloocan. Sa dami ng bumili dun sa nakamotor, napabili na rin po ako kasi sa pharmacy po nagkakaubusan eh, out of stock. Nagkasa ng test by ang Police Caloocan noong Biyernes sa Camarin, Caloocan at nakumpiska ang mga tabletas. Pero nabistong peke ito dahil nang i-verify ng Food and Drug Administration, wala sa record ng manufacturer ang mga lot number. Ibig sabihin, hindi ito gawa ng drug manufacturer ng mga nasabing brand. Hindi rin daw tugma ang security mark at pagkakaimprenta ng mga kahon sa standard ng drug manufacturer. Ang mga peking gamot, in-order online mula sa isang supplier. Para matunton ng supplier, nagkasauli ng isa pang operasyon kagabi sa Quezon City. Nakumpiska ang ilang kahon ng mga peking paracetamol na mahigit 100,000 piso ang halaga, pero taga-deliver lang ang naaresto. Wala naman daw alam ang taga-deliver dahil inuutusan lang siyang maghatid ng order. May butika nga siya. Eh, sabi niya sa akin, wala naman daw, safe naman daw. Kaya kampante ako mag-deliver ng ganyan. May follow-up operation pa raw, sabi ng PNP, NPD, para hindi mabiktima ng mga peking gamot, sa mga drugstore lang daw dapat bumili. Kung convenience lang naman ang habol natin, iiwasan natin pumila sa mga butika, ipagtiyagaan na natin kaysa naman makainom tayo ng mga peking mga gamot na to. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. $28,471 ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Unang beses pong bumaba ang bilang sa ganyang level matapos ang 6 na araw na puro mahigit 30,000 ang naitatala. Bahagyaring bumaba sa $284,458 ang mga aktibong kaso kung saan pinakamarami ang mild na kaso na 95.2% ng kabuang bilang. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, matapos ang halos isang buwan, mas marami ang bilang ng mga gumaling kesa sa naitalang mga bagong kaso. 34,892 ang recoveries ngayong araw. Bumaba rin ang bilang ng mga nasasawi kung saan 34 ang naitala ngayong araw. Ayon po sa DOH, 5 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gitna ng pandemya, sisimula na po ng COMELEC ang pag-iimprenta ng higit 67 million na balota para sa eleksyon 2022. Pinasilip nila ang kanilang paghahanda na hindi lang sa seguridad may paghihigpit, kundi pati na rin sa mga health protocol para hindi maantala ang operasyon. Yan po ang tinutukan ni Tina Panginiban Perez. Mga test at training ballots pa lamang ang iniimprenta sa National Printing Office, pero ang seguridad, mahigpit. Lahat ng pumapasok,
dumaraan sa security at health check. Dito sa National Printing Office, iniimprenta ang mga balotang ginagamit sa eleksyon. Bago ang aktwal na pag-iimprenta, nagsasagawa ang COMELEC ng walkthrough sa loob para ipakita sa publiko ang ginagawang paghahanda. Sa pagkakataong ito, virtual ang walkthrough dahil sa pandemya. The National Printing Office has been printing the official ballots for the NLA, for national and local election since time immemorial. The upcoming May 9, 2022, NLA will be the first time in known history that NPO and COMELEC will be producing ballots during the time of a pandemic. Though it's hard or very challenging, but positively, we will succeed through our cooperation for unity. The initial plan was to do a blended walkthrough, but unfortunately, quite a number of our internal stakeholders are suffering from COVID infections. Makikita rin daw sa virtual walkthrough na ang pag-iimprenta ng mga balota ginagawa sa isang secured na lugar, maliban sa security personnel ng COMELEC. Nakabantay rin ang PNP, AFP, Bureau of Fire Protection at iba pang law enforcement agency. Sabi pa ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas, lalagyan ng NPO ng CCTV ang bawat sulok ng lugar. Para masigurong hindi maaantala ng COVID ang printing ng mga balota, may shifting at batches sa mga manggagawa at may reserbang grupo ng mga manggagawa. Posibleng bukas, masimula na ang printing ng official ballots na gagamitin sa overseas voting at local absentee voting. We are printing them ahead of time because as we all know, the overseas ballots will have to be deployed abroad and that voting abroad is 1 month in advance. Today po, we will be receiving in batches the final ballot phase templates. And as soon as all of these are finalized and proofread po, it will be uploaded at the COMELEC website and it will serve likewise as our reference for the final list of candidates po. Yung printer natin, may bago tayo dyan. We required it for this 2022 election na yung isa dyan, bago. Yung dalawa, ginamit na natin yan in 2019. So, rest assured na talagang we will meet the printing on time. Maliban dito, may isang printer pang nakareserba sakaling may masira sa mga pinatatakbo ngayon. May tatlo ring sheeters na ginagamit o yung nagpuputol ng mga balota. Paglabas ng mga balota sa printer, ang bawat isa ay dumadaan sa quality check na manual natin ginagawa. Pag hindi nakapasa sa ating quality check, ang mga balota nito ay hinihiwalay at papalitan ng bago. Pagkatapos, ipiprint ay dadaan muli ang mga ito sa quality check at hanggat hindi sila makapasa sa ating mga manual checkers ay hindi ilalabas ang mga balota papunta naman sa ating packing committee. Ang mahigpit na protocol na ating pinapatupad sa pagprint ng mga balota ay testamento sa ating tungkulin na pangalagaan at bantayan ang sagradong boto ng bawat isang Pilipino. Mahigit 67 million ballots ang iimprenta. Halos 1.7 million dito ay para sa overseas voting. Ayon sa COMELEC, inaasahang ang huling batch ng mga balota na iimprenta ay sa April 12 hanggang 21 para sa NCR. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Pinatunayan ng isang lolo at lola na hindi natitinag ng panahon o karamdaman ang tunay na pagmamahalan. Napa-thumbs up ang maraming netizen sa kanilang madamdaming reunion matapos ang ilang buwang pagkakawalay dahil sa sakit. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umali. Ang madamdaming tagpong ito ng muling pagkikita ni Tatay Menandro at Nanay Gloria na sinundan pa ng mahigpit ng mga yakap. Matamis na halik at haplos ni Nanay sa mukha ni Tatay. Hindi lang nagpangiti kundi nagpa-antig rin sa puso ng maraming netizen. Dahil sa COVID na tumama kay Tatay Menandro noong November 2020, nagkahiwalay ang mag-asawa. Mula Lopez, Quezon, kinailangan dalhin sa Maynila at sa San Jose del Monte, Bulacan si Tatay.
November to December 2020 kami naka-confine doon sa hospital. Come March, si tatay, nagkaroon naman ulit ng problem sa health niya. Na-diagnose si tatay ng isang rare autoimmune disease called pure red cell aplasia. Yung antibodies ni tatay ang nag-a-attack mismo sa bone marrow niya, which prevents it from producing red blood cells. Kaya naging frequent yung monitoring ng doktor. Hindi na kami nakauwi since then. Pero since August, hindi na kami nakabalik ng probinsya kasi every 2 weeks kailangan niya ng blood transfusion, kailangan i-monitor yung CBC niya and all. Tapos yun din yung time na ang taas-taas ng mga COVID cases, kaya takot kaming bumiyahe. Pero ang sandaling pagkakawalay, labis na ininda ni Nanay Gloria. Nagsimula na siyang di makatulog at makakain hanggang sa lumala ang kanyang sitwasyon at nauwi ito sa depresyon. Napakahirap po at talagang parang hindi ko kakayahin. Dahil alam kong may sakit siya. Tapos ay hindi po ako sanay na hindi ko siya katabi. Mahirap po para sa akin dahil kita kong may sakit. Nakikita ko mga nakatabit sa kanya. Kahit po malayo, gusto ko maririnig ko yung I love you. Ang 4 na buwang pagkakawalay sa isa't isa, ang pinakamatagal na raw nilang di nakapiling ang bawat isa. Siya na nga po sumagi sa akin, isip. Parang wala na akong pag-asa. Pero nalig pa rin po ako sa Panginoon na malaman kong gayon din ang kanyang kalagayan. Para nagkasama na kami sa mga sakit. Umina na rin siya na mayat. Ako na po gayon din. December 4, 2021, nang sila'y muling magkasama. Naawa po sa kanya kasi talaga pong napakapayat. Payat na payat po siya. Tapos, akala ko po ay matatagalan na siya, hindi nakakabalik. Dahil naman kailangan pang bumalik ni tatay sa Maynila para magpagamot, nagdesisyon na silang sasama na sa kanya si nanay. Bagay na nakatulong din daw sa unti-unting pagbuti ni nanay sa kanyang depresyon. Tunay na inspirasyon at kapupulutan ng aral ang pagmamahalan ni na Tatay Menandro at Nanay Gloria. Lalo na sa panahong ito na marami ang nagsasabing walang forever. Pero ito po ang malino na ehemplo na sa tulong din ng panalangin ay meron pa rin talagang tunay at wagas na pagmamahal. Lalo na eh. Kung kalilimutan, mahal na mahal, di pa rin kita. Yung pagmamahal ko ngayon ay hanggang sa huli. I love you. Love you. Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Sari-saring issue at usapin din ang tinalakay ng ilang senatorial aspirant. Mula sa pagresponde sa pandemya at kalamidad hanggang sa mga dapat tutukang sektor ng bansa, nakatutok si Ian Cruz. Sa isang press release, sinabi ni Attorney Chel Jokno na dapat lamang gawin ang mandatory vaccination sa bisa ng isang batas na naaayon sa konstitusyon. Sa virtual hearing ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, sinabi ni Senador Win Gatchalian na kailangan nang magkaroon ng mas matibay na financial protection para sa mga consumer ngayong maraming gumagamit ng electronic payments. Nanawagan naman si Senador Juan Miguel Zubiri sa kanyang kapwa senador at iba pang ahensya na suportahan ang Financial Consumer Protection Bill. Sa talk show ni Davao City Mayor Sara Duterte, sinabi ni senatorial aspirant Gilberto Teodoro Jr. na dapat angkop sa geographical location ang disaster response ng mga lokal na pamahalaan. Nanawagan naman si senatorial aspirant Alan Peter Cayetano sa Kongreso na dapat tutukan ng kalusugan at kabuhayan sa halip ng pagbigay ng prangkisa sa e-sabong at regulation ng e-cigarettes. Umapel na rin si Cayetano sa Philippine Ports Authority na huwag magtaas ng taripa sa inter-island shipping ngayong may pandemya. Sinabi ni Senador Joel Villanueva na dapat ilaan ang 2.26 billion pesos na pondo para sa National Greening Program ng DNR
para mabigyan ng trabaho ang mga nasalanta ng bagyong Odette at para makapagtanim din ng puno sa mga apektadong lugar. Nasa Quezon Province si Senadora Risa Ontiveros para sa pagbubukas ng kanyang medical mission sa Gumaca at para dumalo rin sa payout ng mga manggagawa sa ilalim ng tupad program ng DOLE sa Mulanay. Tinawag namang unconstitutional ni Senator Aspirant Harry Roque ang amendment sa isang provision ng Public Service Act dahil diskriminasyon sa China ang pagbabawal sa state-owned enterprises na mag-engage sa sektor ng pampublikong serbisyo at makaka-apekto rin daw ito sa economic interest ng bansa. Sinabi rin ni Roque na inaasahan niyang madidismiss ang petisyong i-disqualify si dating Senador Bongbong Marcos. Isang welcome development din para kay Senatorial Aspirant Larry Gadon ang dismissal ng disqualification case laban kay Marcos. Isinusulong naman ni dating Senador Jinggo Estrada ang paglikha ng National Employment Assistance Center at National Manpower Data and Placement Center para palakasin ang kakayahan ng gobyernong magbigay ng pantay na pagkakataon sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Hinikayat ni Senatorial Aspirant JV Ejercito ang sangguniang kabataan na gamitin ang bahagi ng kanilang pondo para bumili ng COVID-19 home care kits para sa kabataan. Pinuri naman ni Senadora Leila De Lima ang NBI sa pagsasampa ng kaso laban sa 17 pulis kaugnay ng pagkakapatay sa dalawang magsasakang miyembro ng grupong Anak Pawi sa Sorsogon. Malaking hakbang daw ito para sa human rights community. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagpapatuloy ng kanilang mga aktibidad ngayong araw, tinalakay ng ilang presidential at vice presidential aspirant ang kanilang mga plataforma para tugunan ang sari-saring problema ng bansa. Yan ang salid puwersang tinutukan ni Salima Refran at Sandra Aguinaldo. Sinabi ni dating Senador Bongbong Marcos na para mapababa ang singil sa kuryente, nais niyang mapalawak ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Hakbang din daw ito upang matugunan ang problema ng climate change at global warming. Sabi rin ni Marcos, isa sa reklamo ng mga negosyante ang mataas na singil sa kuryente, kaya plano niyang tugunan ito. Sa daily program ni Mayor Sara Duterte sa Facebook, kasama niya ang tagapagsalita ng Davao City COVID-19 Task Force at pinag-usapan nila ang COVID-19 cluster clinic at drive-through vaccination ng kanilang syudad. Ibinahagi rin ng mayora na isa sa tinutulungan sektor ng kanyang syudad ang mga mangingisda dahil kailangan nila ng tuloy-tuloy na mapagkakakitaan lalo na kung off-season. Inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na simula Miyerkules bubuksan na sa publiko ang Manila Zoo pero 1,000 tao lang sa isang araw. Kailangan mag-register muna online sa www.manilazoo.ph. Gagamitin din itong vaccination site para sa mga menor de edad mula 12 hanggang 17 years old. At kanila mga magulang, lolo't lola at guardian. Pwede namang magparehistro sa Manila COVID-19vaccine.ph. Pwede first dose, second dose. Pwede booster. Pwede yun. Tapos at the same time, yung mga bata, nabakunahan mo na, nakapamasyal pa. Libre entrance. As we promised, di ba, ng opening, para matikman lang muna ang tao. Nagbigay muli ng ilang tips si Doc Willie Ongkogday sa mga sintomas na dulot ng Omicron variant base raw sa sarili niyang karanasan at pag-aaral. Paalala niya, guide lang ang ibinibigay niya at mainam pa rin daw na magpatingin sa doktor. Nasa 7th araw na siya ng COVID-19 infection at sabi niya, 70% recovered na siya. Sa online consultative meeting ni Senador Manny Pacquiao, naglabas ng hinaing sa kanya ang mga health workers kabilang ang mababang sweldo, hindi sapat na proteksyon habang sinasagupa nila ang COVID-19 at hindi sapat at naantalang benepisyo. Pangako ni Pacquiao, prioridad niya ang kapakanan ng health workers sakaling mahalal na Pangulo. Kung tatanungin ninyo ako kung paano, simple lang po yan. Punot dulo ng lahat ng problema ay yung korupsyon. So puin natin yung korupsyon na makapaglaan tayo ng pundo para dito sa healthcare program natin para sa ating mga nurses.
Sa kanyang programa sa Facebook, sinabi ni Representative Lito Atienza na nalulungkot siya sa pagbasura ng Comelec Second Division sa petisyon para kansilahin ang COC ni dating Senador Bongbong Marcos. Clearly, he violated the law. He should not be allowed to run. Eh, bakit sasanihin ng Comelec? Wala rin paglabag sa batas. Ano pinaparinig niyo sa mga bata? Pwede kayo lumabag sa batas kung Marcos kayo. Excuse me. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Marcos. Sa anibersaryo ng pagpapawalang bisa sa UP DND Accord, nanawagan naman si Leody de Guzman sa academic sector na dapat ipaglaban ang pagpapalawak na academic freedom. Nagbahay-bahay sa 8 barangay sa Makati ang swab cab ni Vice President Lenny Robredo para magsagawa ng libreng antigen testing. Naghahanda na rin ang OVP na tumulong sa mga karatig probinsya sa pagdami naman ng mga kaso sa kanilang mga lugar. Umaasa si Robredo na bibigyan ng exemption ng Comelec ang mga proyekto ng OVP na nakatuon sa COVID response kahit simula na ang campaign period sa February 8. Lalong-lalo na itong swab cab saka yung bayanihan i-konsulta. Ito talaga yung saka siguro Vaccine Express. Ito talaga yung marami kaming ginagawa ngayon para makatulong sa surge. So sana mabigay yung exemption. Dumalo rin si Robredo sa virtual sortie para sa mga taga-suporta mula sa Laguna. Iminungkahi naman ni Senator Kiko Pangilinan ang paglalagay ng bakunahan sa mga transportation hubs at ang itigil na ang no vax no ride policy. Sinabi rin niyang hindi na magbabayad ang mga motorcycle delivery rider para sa mga canceled orders kung may isa sa batas ang Senate Bill 2302 kung saan co-author siya. Lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2302 na nagbabawal na mag-advance payment ang mga rider para sa mga customer at babayaran pa rin ang rider ng service fee kahit nakansela ang transaksyon. Sa isang Facebook Live, makikitang balik opisina na si Senator Ping Lacson. Nag-isolate noon si Lacson matapos tamaan ng COVID-19. Sa isa namang press release, sinabi ni Lacson na kailangang siguruhing abot kamay ng publiko ang mga bakuna bago ipatupad ang no vax no ride policy. Ang problema raw sa mga may internet lang accessible ang bakuna dahil madalas kailangan ng online registration. Si Senate President Tito Soto in-extend ang work suspension sa Senado matapos dumami pa ang mga naga-COVID sa mga kawani nito. Sa issue naman ng 4 na mga nakatakas na preso mula sa Bilibid, inulit ni Soto na nais niyang i-decentralize at maglagay ng mga regional penal colonies sa iba't ibang bahagi ng bansa at magkaroon ng isang supermax facility para sa mga nakulong dahil sa mga karumal-dumal na mga krimen. Ihiwalay natin itong mga heinous criminals. If we create this separate facility that like I have envisioned for a long time already, eh, hindi magkayari yan. Hindi sila makakatakas doon. No cell site, no signal, no nothing. Separate island for them. Sa Nima Refran, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang pala tatlo, kundi 4 ang mga inmate na nakapuga sa Bilibid. 2 napatay, pero ang 2 iba pa, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. 4 na bilanggo at hindi lang 3 ang pumuga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kahapon ng madaling araw. Kinumpirma ng Bureau of Corrections na pinaghahanap na rin ngayon ang ika-4 na puganting si Chris Candas Ablas na kulong sa robbery with homicide. Kasi kahapon ay hindi po kaagad matukoy kung kasama siya, kasama yung isang PDL dun sa 3 na lumabas. Kasi ang nakita natin sa CCTV ay 3 lamang. At nung nag-conduct ng accounting ay meron pang isang nawawala. Bukod kay Ablas, pinaghahanap pa rin ngayon si Draculo Yosores Falcon na kulong naman sa kasong robbery with homicide at may kinakaharap pang kasong double murder sa Kamiling Tarlac. 2 sa mga pugante na kinilalang sina Pacifico Adlawan at Arvin Villesa, Bio, ang napatay kahapon ng Bureau of Corrections Fugitive Recovery Team matapos umanong manlaban ng mga ito ng mga corner malapit sa Muntinlupa, Cavite Expressway. 100,000 piso sa bawat ulo ng mga pugante ang alok na pabuya ng Bucor sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Malaki naman yung area ng NDP Reservation
baka nakatago lang sila sa mga sulok-sulok at sa mga kanal. At kung nakalabas naman sila ay meron naman tayong mga coordination sa PNP at NBI. Tuloy ang investigasyon ng Bucor at NBI sa kung papaano na isakatuparan ang prison break. Ang na-recover doon sa naka-encounter ng dalawang PDL ay isang 9mm pistol at saka isang caliber 45 pistol. Malinaw na sir kung saan po nakuha ito? Ayun po ay kasama sa investigation natin. Kasama rin sa sinisiyasat ang mga naka-duty na jail guard na ngayon tinanggal na muna lahat sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, ipinag-utos na rin ng NCRPO malawakang manhunt operation laban sa dalawa pang pugante. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pinabulaanan ng akusadong drug dealer na si Kerwin Espinosa ang ulat ng kanya umanong tangkang pagtakas mula sa NBI Detention Facility. Sa isang mensahe na ipinaabot ng kanyang abogado sa GMA News, sinabi ni Espinosa na hindi totoong may plano siyang tumakas. Iba raw ang kanyang selda sa selda na nakitaan ng butas sa kisame. Kahapon, iniulat ng NBI ang nabulilyasong tangka umunong pagtakas ni na Espinosa at dalawang iba pang persons deprived of liberty. Patunay raw dyan ang sinirang exhaust housing at paglagare sa mga rehas. May pinanghahawakan din daw ang NBI na ebidensyang magpapatunay na si Espinosa ang nasa likod nito. Ayon din sa NBI, bilang patakaran, ang persons deprived of liberty na nasa kustudiya nila ay hindi otorisadong magbigay ng pahayag sa media. Samantala, sinabi ng Department of Justice na dapat ilipat ng kulungan si Espinosa. Magbabakuna na rin kontra COVID ang ilang botika at health clinic sa mga darating na araw. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kung sa ilang bansa tulad sa Amerika pwedeng magpabakuna sa botika, malapit na rin daw itong mangyari sa bansa. Simula Huwebes, January 20, magkakaroon ang gobyerno ng pilot implementation ng bakunahan sa botika sa 7 pharmacy at private clinic sa Metro Manila bago ito buksan sa ibang bahagi ng bansa. Booster shots daw muna ang ituturok at depende sa kalalabasan ng pilot implementation, pwede itong lawakan. Kailangan po magrehistro. So that way, mas ma-manage po natin ang flow ng mga pupunta doon sa mga butika at ng private clinics that are participating in this pilot implementation. Pagka-launch po natin at magpa-pilot siga ng mga isang linggo, mag-i-expand na po tayo ng mabilis sa iba't iba pang mga cities all over the country, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa iba't ibang mga butika. Makakatulong daw na payagang magbakuna ang mga botika sa gitna ng naging problema sa mga vaccination site kung saan nagkakaubusan ng vaccinator dahil nagpo-positibo sa COVID-19 at kailangang i-quarantine. Wala naman daw itong problema sa mga nakausap namin mga pharmacists at gustong magpabakuna. Kahit saan? Kahit daw, pabura ko kahit saan. Wala problema ang botika. Basta may bakuna. Pabura ko dyan kahit. Kasi mas maganda nga rin. Basta walang bayad. Sa amin naman sir, wala naman po problema. Basta approve po ng management yan at magbibigay naman po sila ng supply. Basta maayos lang po yung pamamalakad. Basta hindi yung mga dikit-dikit. Basta lisensyado silang magturok. Pwede. Malaking ginhawa rin daw ito, lalo na sa mga tulad ni Miko Hokson na kagagaling lang sa COVID-19 at nakatakdang magpa-booster shot pero hirap makahanap ng vaccination site. If mas available siya sa mas marami at mas accessible siya sa mas maraming tao, mas less din yung chance na magkakaroon tayo ng hawaan. Naglabas naman ang advisory ng DOH kung kailan pwedeng magpa-booster matapos magka-COVID. Una, dapat nakatatlong buwan ng first at second dose. Pangalawa, natapos mo na ang iyong isolation period. 24 oras pang hindi nilalagnat kahit hindi na naggamot at bumuti na ang iyong respiratory symptoms. Ayon kay DOH Undersecretary at National Vaccination Operations Center Chairperson Mirna Kabutahe, libre ang bakunang ituturok sa mga botika. Pero posible magkaroon ng tinatawag na administrative charge kung sa botika magpapaturok, bagamat pinag-aaralan pa raw ito. Maybe for a short term, they can waive the admin charges, but for the long term, baka hindi po kayang i-waive kasi yung mga, ano yung tawag dyan? Salary naman po ng mga magbabakuna, they will be out of their regular jobs and then hindi naman po pwedeng CSR lang. But pinag-uusapan pa.
By appointment din ang magiging sistema sa bakunahan sa butika at wala munang walk-in. Ayon sa NTF Against COVID-19, LGU pa rin ang magpapatakbo ng registration at appointment, habang ang butika naman ang mismong magtuturok ng bakuna. Tinatayang nasa 500 doses kada linggo o 50 to 100 doses per day ang magiging alokasyon kada butika para maiwasan ang siksikan, bagamat bukas naman daw ang gobyerno na dagdagan ng alokasyon kung mataas ang demand. Paano naman ang pre-screening sa mga bakunahan sa butika? Two ways. Pwedeng pre-screening, bago pa lang pumunta yung vaccine ni Mickey Pila sa drug pharmacy, na-screen na siya, or there is a doctor that will screen, or may self-screening naman, and then we will also train our paramedical to do some screening, and there will be a doctor that will be available para mga yung adverse event. We are working closely, Madam Chairperson, with our local government unit. Danating ko ang Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami, 24 Oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.